Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Professor Shirley V. Guevara, dekana ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Ako ay isang food technologist na ngayon ay nagtuturo ng mga kurso ukol sa food service at hotel management sa ilalim ng Department of Hotel, Restaurant and Institution Management. Ang aming kolehiyo ay nakatuon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilyang Pilipino tulad ng pagkain, pananamit, tirahan at pakikitungo sa loob ng pamilya. Ang kursong FN1 na pinamagatang Food Trip ay isang general education course na ibinibigay ng Department of Food Science and Nutrition ng aming kolehiyo. Dito, tinatalakay ang iba't ibang aspeto ng pagkain sa pang-araw-araw na buhay ng tao at lipunan. Pinag-uusapan dito ang social, cultural, economic, political, psychological at biochemical na mga aspeto ng pagkain at mga praktikal na pamamaraan upang masiguro at mapabuti ang kalusugan at nutrisyon ng ating sarili at ng ating pamilya. Kasama ko dito ngayon ang mga guro ng kursong ito. Gandang araw. Ako si Dr. Blanca Villarino, isang food technologist na nagtuturo ng mga kurso ukol sa statistical analysis in food research, research methods, at sensory evaluation. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako naman si Professor Luz Calianta, isang registered nutritionist dietitian na nagtuturo ng mga kursong ukol sa food service nutrition. Nakafocus ako sa culinary nutrition at sports nutrition. Ako rin ay tumatayong chairperson ng Office of Community and Extension Services ng aming kolehiyo. Magandang araw po sa lahat. Ako naman po si Professor Aaron Bonifacio, isa rin pong registered nutritionist dietitian na nagtuturo ng mga kurso ukol sa public health nutrition. At ako rin ang aming college information officer. So, ate pong ipagpapatuloy ang ating segment na pinamagatang Mga Gabay sa Malusog na Pamumuhay. So sa nakaraang episode po, napag-usapan po natin ang tungkol sa pag-promote ng mental health and wellness sa new normal gamit ang wastong nutrisyon at malusog na pamumuhay. Sa episode naman pong ito, ating tatalakayin ang mga pamamaraan kung paano magiging isang wise o smart consumer. So ating pag-aaralan ang mga tungkol sa food labels and processed foods. Kinalulugod kong ipakilala ang ating kagalang-galang na panauhin sa episode na ito. Si Dr. Maria Leonora Lotis Francisco ay isang guro ng Food Science and Technology sa Department of Food Science and Nutrition sa ating mahal na kolehiyo sa loob ng 28 taon. Napakahaba nito, no? Nakamit niya ang kanyang doctorate degree in Food Science sa University of Georgia, USA, ang kanyang master's degree in applied science in food science and technology mula sa University of Western Sydney, Australia, master of food science in food science at bachelor of science in food technology sa Department of Food Science and Nutrition sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Siya ay awarded bilang certified food scientist ng International Food Science Certification Commission of the Institute of Food Technologists, USA, noong 2013. Kasalukuyan siyang Pangulo ng Philippine Association of Food Technologists Incorporated, or PAFT, Technical Committee Member for Food Technology and Commission on Higher Education, or CHED, Technical Working Group Committee Member to Develop Philippine National Standards under the Bureau of Agriculture and Fisheries Standards ng Department of Agriculture, miyembro ng iba't ibang National Codex Subcommittees, consultant to DTI-PTTC Global MSME Academy at Philippine representative para sa Federation of Institutes of Food Science and Technology in the ASEAN FIFSTA at ng International Union of Food Science and Technology or IUFOST. Maraming salamat sa pagpapa-unlock, Dr. Francisco. Kumusta naman po kayo sa panahon na ito? Magandang araw po sa ating lahat. Okay naman po ako, Dean Shirley. At ako po ay nagagalak na maimbitahan at makasama po ang aking mga kapaguro at mga eksperto rin po, no, sa ating episode tungkol sa food labels at processed food. So magandang araw po sa inyong lahat.
Maraming salamat po. Mukhang marami po tayong pag-uusapan ngayong araw, kaya siguro magandang dumiretso na tayo sa ating unang katanungan. Ayan. Sa ating napag-usapan sa mga nakaraang segments, ang mga issue sa ating food system at malnutrisyon sa ating bansa at ang epekto ng pandemya sa pagpapalala nito. Ating nakita ang ating pagdepende sa mga delata, yung mga canned products, mga instant food at iba pang prinosesong pagkain, lalo na sa mga panahon ng kalamidad katulad nga ng pandemya na naranasan natin ngayon. Siguro napapanahon na para pag-usapan natin ano ba itong mga tinatawag na processed foods. So, Dr. Francisco, siguro may mga tanong lang po ako. So, ano bang ibig sabihin talaga pag sinabi mong processed foods? Okay, processed food. So, sa umpisa pa lang po, no, idedeklara ko na, okay? Na sa ating pong talakayan, no, lahat po tayo, bawat Pilipino or kahit sino man po sa mundo, ay kumakain or nakakain na ng processed food. Okay? Nakakalungkot lang po na nagkakaroon po ng negatibong imahe ang processed foods, no? Dahil sa kanilang pinanggagalingan ay yung patungkol po sa epekto nito sa ating kalusugan. Pero kung ating pong titingnan at iintindihin nating mabuti kung ano ba ang processed food, ito po, ang processed food po ay binigyan ng definition ng ating Food and Drug Administration. Ito pong ating Philippine Food and Drug Administration. At pareho din po ng definisyon, no, sa lahat po ng otoridad na lokal at ng international. So, para ho sa kaalaman ng lahat, ang isa pong produkto na kung saan ang isang pagkain, halimbawa po, ito ay galing sa halaman o hayop. So, gulay o kaya hayop. Kung ito po ay dumaan sa isang physical, chemical, o biological na proseso para maibenta po sa mga tao, sa mga consumer, o kaya ay gagamitin ito na parang sangkap, no, para mag-manufacture po ng pagkain, yun na po ang ibig sabihin ng processed food. So kahit po ito ay hiniwa mo, hinugasan mo, prinito mo, lahat po yon ay pwede nating tawagin na process. So lahat po ng nakikita natin sa grocery stores or sa mga tindahan, lahat po ng pagkain na nasa bote, nasa lata, nasa plastic, okay? Lahat po ito ay processed food. Parang sa ngayon po kasi ang napapansin natin pag sinabi ng mga tao, ay masama ang processed food, immediately parang delata ang sinasabi nila eh, no? Pero yun nga po, lahat po talaga na makikita nyo sa grocery store ay processed. So yun po ang talagang overall or universal definition po natin ng processed food. Ayun, salamat Dr. Francisco. So nabanggit mo kanina parang pag narinig nga ng mga tao, naiisip nila na pag-processed food kasi parang dinidemonize kasi yung pag sinabing process. So na-explain mo kanina na pag hiniwa mo lang or kahit pinaboil mo lang ay process na siya. So kunwari yung mga let's say yung delata, ano bang kailangan nilang tignan para masabi daw na mabuti o masama ang isang product or processed product sa ating kalusugan. Sa ating kalusugan. Okay, so para ho sa mga nag-manufacture ho ng ating pagkain, no, mahalaga po na ito pong mga kumpanyang ito ay nire-register talaga nila yung kanilang produkto, no, sa Food and Drug Administration. Kailangan po talagang nakarehistro. So kung ang mga product po na ito, lahat ng process, delata man, nakabote or nakaplastic, kung ito'y nakarehistro, no, sa Food and Drug Administration, 100% makasisigurado po ang ating mga consumer na ligtas ang mga ito kasi ito ay binusisi ng Food and Drug Administration. Chine-check po nila lahat, no, na unang-una, pasado ba yung kanilang planta, maayos ba ang planta, malinis ba, tapos yung proseso mismo kung paano ginawa yung produkto, gumamit ba siya ng mga legal
na mga ingredients, mga sangkap. So lahat po yan nakapasa sa Food and Drug Administration. Kaya kung ito po ay may pasado sa Food and Drug, sigurado po tayo na ito ay safe, no, sa atin, sa mga consumers. Kaya ang suggestion ko rin po ngayon, kasi napaka-aktibo, no, ng Food and Drug Administration sa kanilang Facebook, no, halos araw-araw may pinopost sila sa Facebook na mga processed products na binibigyan ng alerto ng mga tao na ito ay medyo ng alerto na ito ay hindi nakarehistro, kaya parang binibigyan sila ng alerto na huwag bilhin ng mga produktong ito dahil hindi ito nakarehistro at malamang ito ay may masama, no, ay hindi magiging hindi maayos ang pagkakaproseso kasi hindi nga nila na hindi nabantayan or hindi nakarehistro. So, wow, no. Mm-hmm. Ang dami nating natututunan, ha, Dr. Francisco. Unang-una yung sinabi mo na maski hiniwa lang pala. So, mm-hmm, ibig sabihin, pag pumunta ka sa palengke at free, na-fabricate na yung carcass ng baboy, sabihin natin, at bumili ka ng 1 kilong liempo, mm-hmm, process na yon. Mm-mm-mm. Kasi yung mismong buong baboy, di ba, nung ating pinatay, nung ating slinotter, ito'y dumaan na rin sa ano sa isang proseso nililinis 'yan, hinihiwa, tapos may rigor mortis pa tayong tinatawag, di ba? So, yun na yung mismong ano, yun na mismo yung proseso. So, iba po, ito isa pa ho pala. Iba ho ang proseso sa preservation. Mas malaking termino ang proseso. Okay. Hindi po lahat ng prinoseso ay preserved. Okay. Pero lahat po ng preserved ay prinoses. Okay. Oh, ayan. Ayun po. Yun ang pagkakaiba natin ng mga ano, termino. Thank you so much for that clarification. So meron rin po kayong minention na yung Facebook page. Paano po sila pupunta dito sa Facebook page na ito? Kasi interesting yun. Andoon pala lahat ng chismis, kumbaga, no? Tungkol sa mga pagkain. So hanapin lang nila yung Facebook page ng Food and Drug Administration, i-like lang po nila yung page, tapos makaka-receive po sila ng mga posts tungkol sa market surveillance. Kasi meron po talagang market surveillance group ang Food and Drug Administration. So talagang ano po yan, meron po silang mga tao na nagdadamit sibilyan. At pumupunta-punta sa mga grocery stores at talagang nangunguha. Nangunguha sila ng mystery shopper, nangunguha ng mga produkto, chine-check po nila kung ang mga produktong nasa mga merkado ay rehistrado ba o hindi. So, aside from hahanapin mo yung Food and Drug Administration logo, no, or aywan ko kung anong ilalagay nila sa label, ano pa ang importanteng tignan sa isang food label para makasiguro yun mamimili na ligtas para sa kanyang kalusugan ang kanyang bibilhin? Okay po, no? Yung pong paano ba natin malalaman na safe, no? So aside po from aside na ito po ay rehistrado, no, sa Food and Drug Administration, maganda rin na may alam ang ating mga consumers kung ano ba yung mga importanteng information na nakikita natin sa label. Okay? Siguro kasi madalas nakikita ng mga consumers ang gaganda ng mga picture, no? Ang daming mga advertisement, ang daming mga claims, no, para sa kanila. Pero actually kung tutuusin, hindi 'yan ang pinakaimportante, no, sa isang label, no? So yung mga picture ay pandagdag lang 'yan actually, no? Tapos yung mga claims ay hindi naman 'yan mandatory. Pero meron po talaga tayong 11 na mandatory information na nire-require. At ito pong lahat ng ito ay kung sana po, no, ay may kaalaman ng ating mga mamimili, kasi makakatulong ito para mas masabi nila na safe, no, yung kanilang bibilhin. So katulad na lang po, magbibigay na lang po ako ng dalawa, no. Una ay yung ating expiration date. Okay, so definitely, no, yung expiration date, no, kung nakita nila na
expired na yung produkto, so bakit mo pa bibilhin, di ba? At pangalawa siguro para sa kalusugan na rin ay yung allergen information. So ito ho ay mandatory na ngayon, okay? So dati po kasi hindi eh, no? So kung lagtingnan po natin yung allergen information, lalong-lalo na kung yung mismong consumer ay alam niya sa sarili niya na may na allergic siya, no, sa mga pagkain, ay kailangan niyang basahin ito. So, yun po yung I guess dalawas, no, sa pinakamahalaga. And then later on siguro yung nutrition facts na rin po para sa pangkalahatang ano kalusugan. Hello po. Ayun. So, maganda ma'am na you talked about yung labeling, yung meron naman pong place to regulate po. Siguro madagdag lang po before we go into ano to further sa nutrition facts po niya. Ano po masabi in terms of ano naman po, dahil nga ang processed food ay an umbrella term, paano naman po yung very highly, yung highly processed sa ano ba, not so much processed na food, may ganun po bang kahalagahan po in terms of the product and also its nutritional value? Okay, so dito sa processed food na tinatawag natin, no, so currently ay nagkakaroon na ng iba't ibang classification, no, itong ating mga processed food, no. So yung pinaka least processed na tinatawag natin ay yung mga minimally, no, tawag sa kanila ay minimally processed. So ito yung mga ano lang, katulad ng yung ating nakakita tayo sa grocery stores, no, yung ating mga salad greens, yung ating mga iceberg lettuce na or yung mga iba't ibang mga prutas din, no, na balatan na, okay, hinimay naka-pack na rin siya. So ito ay mga minimally processed. So basically tinanggal lang yung balat, okay, tinanggal lang balat, or hinugasan muna, tinanggal lang balat, hiniwa-hiwa, nilagay sa tray, plastic tray, at binalot, at yes, nilagay sa chiller, okay, or refrigerator, low temperature, para medyo tumagal ang buhay. So, ito ang mga minimally processed na ito, masasabi nating ito yung pinakamalapit, no, sa fresh na pagkain, okay? Pero kung ito na may pinakamalapit sa fresh, yung kanyang buhay ay hindi rin naman ganoon katagal, okay? Kasi nga hindi siya nabigyan ng dagdag na proseso, okay? So yun yung pinaka least na tinatawag natin. Doon sa pinaka extreme naman ay meron silang termino na ginagamit na yon na ultra processed na mga products. So itong ultra processed mga products, paano mo siya malalaman? Actually, tingnan mo lang yung listahan ng ingredients. Okay? Uh-huh. Itong mga ingredients na ito ay parang halos lahat ay puro, ay wala kang makikitang ano, parang wala kang makikitang tunay na buong pagkain. Okay? Wala kang makikitang buong pagkain, no? Dahil puro siya mga mixture na mga powder, na mga, yeah, mga spices, ganyan. Pinakamagandang example na lang yung ating powdered milk siguro, okay? Mm-hmm. Kasi 'di ba yung mga gatas natin ngayon, ang dami nang nilalagay din ng mga vitamins, mga minerals, kaya kung titingnan mo yung listahan niya, meron kang milk powder, may asukal, nilagyan mo ng vitamins and minerals, etc., etc., etc. Okay? So, yun yung tinatawag nating mga ultra process. So, itong mga ito, ito yung medyo nagkakaroon ng negatibong imahe. Okay? Kasi nga, kung titingnan mo nga kasi yung listahan, parang asan dito yung pagkain, no? Asan dito yung tunay na pagkain? Kaya, ito yung binibigyan natin ng atensyon na basahin mabuti ng mga tao ang mga ingredients, or pag-isipang mabuti, no, kung gaano karami ang kakainin nila kung ito man ay kanilang bibilhin. Thank you for that, Dr. Francisco. So, ang sabi mo nga, sana basahin ng consumer yung listahan. Mm-hmm. So, nabasa na niya. Anong ibig sabihin nun? Ang una ba na ingredient doon is the main, or
equal ba sila in importance? Paano po nila i-analyze itong listahan? Ako nga sabi ko eh, pag hindi ko na nakikila, hindi ko na naiintindihan, at parang nasa chemistry shop na ako, mm-hmm, o kaya nasa drugstore, ayoko na siya, no? Kasi parang ang dami ng hindi dapat na andoon. So, mm-hmm, paano po i-analyze yung listahan ng ingredients? Mm-hmm. So, base ho sa ating guidelines po, ang ingredients po ay dapat inililista. Unang-una kung ano yung pinakamarami, papunta sa pinakamaliit. So, ganun po, descending order po ang ating listahan. So, kunyari kung meron kang milk powder at ang nauna ay asukal, so parang, teka, bakit ganun? Okay. So, dapat, dapat gatas muna una, di ba? So, parang pag-iisip ka na, no? So, yun po, ang mauuna dapat ay yung pinakamataasang concentration sa recipe nung ginawa yung produktong yun. Okay. Parang sa ano, ma'am, no? Parang sa 3-in-1 coffee. Parang nasan yung coffee? Minsan nga, napakaliit na lang. Notice, nagtrabaho kasi ako sa food laboratory din, ano, at nahawakan ko din ang evaluation ng food packaging. Ang lagi ko nga kinikwento sa mga anak ko, pag juice drink versus the juice, mas piliin nila yung juice kasi yung juice drink puro tubig yon. Di ba? Oo, tama po. Ito actually, ano naman po yon? Kasi meron din tayong definition ng juice drink versus juice. So pag ayun, siguro maganda ring malaman din ng ating mga nakikinig, no? Pag sinabing juice, ito talaga yung piniga mo from the fruit, no? Yung piga, yun ang juice. Pero once na nilagay mo na ng tubig, juice drink na ang tawag doon. Kaya yun lang po kaibahan ng ano ng juice sa juice drink. Doc, siguro ito medyo controversial ito, yung minamandate na rin kasi ang paglalagay ng sangkap na, kung may sangkap na GMO base, no? Ang mga labels, ano? Baka pwedeng bigyan mo kami ng konting explanation dito. Pero sa Pilipinas po ay hindi pa rin naman siya, hindi pa natin legal na ina-adapt po, no? Yung GMO. Pero sa under the international law, ay meron na po, no? Meron na tayong guidelines kung tayo man po ay meron ng guidelines sa paglalagay na kung ang isang ingredient na ginamit mo ay hango sa isang genetically modified organism. Okay? So, ganun din po sa irradiation, yung mga ini-irradiate, no? Although yung ating pong local na guidelines ay hindi rin pa rin po natin, no, ina-adapt, pero sa internationally ay meron po. So yun pong mga GMO ay basically ito naman din po ay dumaan din, no, sa isang masusing proseso, isang matagal na pag-aaral kung ang mga ingredients na ito ay talagang masasabi nating safe talaga para sa consumption, at kung ito po ay binigyan naman ng go signal po, no, ng scientific council, for example, at napatunayan na ito po ay safe, nire-require po talaga na ilagay yung term na ito po ay GMO, dahil kailangan po tayo maging transparent, syempre, no, sa ating mga consumers na ang ating pong inilalagay ay meron tayong nilagay na product na GMO. Ganun din po actually yung mga natural or artificial. Kailangan din po natin talagang sabihin kung ito ba ay natural or artificial. Kailangan po tayo maging transparent. Bawal na bawal ho na ma-mislead natin ang mga tao. Yun po ang pinaka-importante sa label. Huwag nating i-mislead ang mga tao. Dr. Francisco, isa pa yun sa kanina nabanggit mo kasi, di ba, yung mga claims, so parang yung pag-label ng GMO. Meron kasing ibang products, nililabel nila high in protein, parang gano'n, low calorie. Ano bang mga ibig sabihin nun? At
kahit ano bang product, pwede kang maglagay ng mga ganong claims? Meron bang mga regulations regarding nutrition tsaka health claims? Mm-hmm. So meron naman din tayong regulations tungkol sa health claims, no? So base dun sa ating local guideline ay ina-adapt ng Pilipinas kung ano yung guideline internationally. So kung ito po yung tinatawag nating codex, kung ano man po ang guideline ni codex ay ina-adapt po ng Pilipinas. So titingnan po natin doon, meron pong definition kung paano mo masasabing low calorie, paano mo masasabing high siya, paano mo masasabing zero, yung mga ganong tipo, no? Low, zero, high, or ano pa. And para naman din po sa consumer, no, ito pong mga claims na ito, kunyari sinabi nila na high calorie or high in fiber, for example, pwede kayong mag self-check, self-validation. Tingnan nyo yung nutrition facts, no? Pag sinabing high fiber, tingnan mo yung nutrition facts kung tunay bang taas, di ba? So ganun din po sa low in fat, no? Kung low in fat siya, tingnan mo din sa nutrition facts. Or for example naman, iba naman, this is fortified with vitamin C, for example, okay? Kung fortified siya with vitamin C, tingnan mo yung nutrition facts. At the same time, tingnan mo din yung ingredients kung talagang naglagay siya ng ascorbic acid or kung vitamin A, kung fortified man siya. So meron po tayong kakayahan na mag-check, no, nitong mga claims na nilalagay ng ating mga itong mga manufacturing companies. Kaya talaga magandang exercise actually, no, na basahin natin yung ating mga labels, yung ingredients, tapos pati yung ating nutrition facts. Nako, maganda siguro habang nanonood po yung ating mga viewers ngayon, pwedeng tumingin sila ng pakete ng biskwit at tingnan po nila yung laman po noon, no. Siguro Ma'am Lotis, no, napag-usapan na natin yung ingredients, yung mga gitong claims. Isa sa mga lagi nakaka-confuse sa mga consumers is yung best before expiration or consume before date. May pagkakaiba ba ito? Ano yung kailangan pong malaman ng ating consumers po tungkol dito? Mm-hmm. So ngayon, pagdating naman sa ating date marking, okay? Sa ngayon ay dalawa lang yung ating category, okay? Ng pag sinabi nating date marking. So meron tayong expiration date. Ang expiration date ay equivalent lang din sa use by date at equivalent lang din siya sa consume before. Okay, so pare-pareho lang po yung meaning, no, ng expiration date, use by date, consume before. So ano po yung ibig sabihin tong tatlo? So ang ibig lang talagang sabihin niya ay kainin mo na siya doon sa yung kung ano man yung date na nakalagay doon, yun yung huling araw na kung saan ay pwede mo siyang kainin. The next day, wag na. Okay? So the next day, wag na. So ibig sabihin, the next day, question mark na yung kanyang quality at safety. Okay? So quality at safety. So yun yung isang category natin. Expiration, use by date, at consume before. Yung isa namang category ay yung best before date or best quality before date. So may mga iba't ibang termino eh. Pero pagdating naman sa best before date, ang ibig naman sabihin natin, kung ano man yung date na nakalagay doon, yun yung date na kung saan ay napakataas ng kalidad ng ating pagkain. Yun yung pinaka-optimum na pinaka-huling araw kung saan na napakasarap niya talaga, napakalambot. Yung kunyari, yung kanyang vitamin C ay 100%, ganyan. Sa lahat ng kiniklaim niya, okay, yun yung huling araw kung saan yun yung characteristic. The following day ng best before date ay hindi na siya acceptable, quality lang. Okay? Quality lang yung pinag-uusapan. Pero in terms of safety, ay pwede pa. Okay? So yun po yung kaibahan. Sa expiration, the next day, quality and safety ang problema. Pero ang best before, the following day, mababa na lang po ang quality. Pero pwede pa ho nating kainin. So kunyari, yung ating tinapay,
meron tayong gusto natin tinapay yung talagang malambot, okay? Malambot siya pag ating pinipisil. Pero the following day, kapag ito ay medyo matigas na, yung iba, actually pwede mo pa naman din talaga siyang kainin. Oo. So, yun po. Yun ang ibig, yun ang ano, ating dalawang category. Sabay po. Oo, pero dito sa Food and Drug Administration natin, sa ating local guideline, ine-encourage ng FDA na gamitin yung expiration date or consume before date. Yun ang kanila yun nga po, ine-encourage. Eh. So may ano lang po, follow up na lang po ano Doc Lotis. May kung mali wala siyang date gano no. Ano ba ang pinaka siguradong technique na kailangan ba amuyin, tikman, pakinggan ng isang pagkain na masabi mo na hindi na po talaga ito pwede? Anong pwede mong bigay po sa ating mga manonood po? Guide. Gamitin ho natin yung ating mga senses. Alam ni Doc Blanca yan, okay? So una yung mata, okay? Makita mo pa lang siya, tiningnan mo pa lang siya, may nakita ka ng amag, bakit mo ba siya kakainin, okay? Tapos amuyin, okay? Medyo may kakaibang amoy, huwag mo lang kainin, di ba? Tapos pag pinisil-pisil mo, medyo madulas-dulas, malagkit-lagkit na parang hindi dapat siya present, huwag mo nang kainin. Chicharon, kinagat mo, parang hindi siya malutong. Ay, luma na ito, di ba? So parang bakit mo pa siya kainin? So, okay. Yun, yung senses. Tapos pag tinikman mo na nga, kapag tinikman mo at may kakaiba, iluwa mo na kaagad. Huwag mo nang ilalod kasi delikado. So, unang-una pa lang yung senses ang ating gamitin. Parang Dr. Francisco yung minention mo na best before date, it is a form para maprotektahan din yung producer eh. No? Yes, oo. Kasi magreklamo man yung tao na bakit yung kinain ko ganito ang lasa tapos titignan mo yung date, kaya naman pala kasi kinain mo after the best before. Mm-hmm. Pero meron po bang legal venue ang mga consumers na pwedeng takbuhan? No, na parang di, meron po kasi di ba Dr. Shirley no na truth in menu law, which means that you have to, kung sinabi mo ito sa menu dapat yun ang talaga. Meron bang truth in advertising that covers also yun food labels pa, mm-hmm. para lang meron protection din ang consumer. Saan po sila pwedeng tumakbo? Ano din po, no, dun sa kanilang website or dun din po sa Facebook page, kasi medyo malakas ho ngayon yung isang office sa Food and Drug na ang tawag po natin ay product recall. Okay? Pwede ho tayong makapagsabi kaagad sa FDA na may nakita silang problema doon sa produkto. Usually ang unang step ay i-contact mo yung manufacturer. Kaya nga mandated na ilagay ang name, manufacturing address or contact number no nung company. So talagang first step mo talaga kung may napansin ka doon sa produkto ay kontakin mo kaagad yung company at para ma-inform sila. At kung may basis naman yung naging reklamo, automatic ire-report nila yon at magpa-product recall sila. Okay? Pag nag-product recall sila, magbibigay sila ng statement kung sino yung ire-recall. Paano mo malalaman? Papasok doon yung lot identification number na requirement sa label. Okay, so isa rin po yung requirement sa label. So, yun ang i-anunsyo nila, yung lot identification number. Ngayon po, kung wala naman pong action yung company, okay, doon na po kayo pumunta ngayon sa FDA. At sila na po ang gagawa ng action po. Mm-hmm. Naku, maraming salamat po, Dr. Francisco, sa napakahitik na panahon na ito, itong episode na ito. No? Salamat sa pagbibigay din ng oras para maibahagi ang inyong kaalaman ukol sa usaping food labels and processed food. Gusto ko magpasalamat din na
kay Dr. Blanca, kay Professor Luz Kalyanta at Professor Aaron sa isang napakagandang talakayan ngayong araw na ito. Bago po tayo magtapos sa Doc Lotis, pwede mo bang humingi ng huling mensahe mula sa inyo, no? Para sa ating mga manonood. Para po sa ating mga manonood. Ang mga labels ho, no, na pinaghihirapan po ng mga kumpanya na gawin niya, ano, binubuno nila yung 11 mandatory requirements para ho makapasa sila sa guidelines. At ito rin po yung pangunahing komunikasyon ng kumpanya sa ating lahat, sa mga consumers, no? So, kasi ang gusto ng company, syempre masiyahan tayo sa ating mga binibiling pagkain at para makamit, no, yung ating satisfaction ay inaalagaan po talaga nilang mabuti yung pagkain hanggang sa ito'y dumating sa merkado. Pero yung pag-aalaga po ay hindi nagtatapos sa merkado. Inaasahan po ng bawat kumpanya na patuloy po nating aalagaan. Tama yung ating paggamit, talagang titingnan natin yung kanilang extractions, yung kanilang storage conditions, hanggang sa ito ay ating pong pagsaluhan, no, sa ating hapagkainan. So, maging mapanuri po tayong lahat, no, basahin po natin ang mga labels. Iba po talaga ang may alam, no, ligtas po kung tayo, ligtas po ang may alam. Kaya yan lang po yung aking masasabi po sa lahat po. Maraming salamat po. Sir Aaron. Ayun po. So maraming salamat, Doc Lotis. Alam ko po marami pa pong tanong na nabunga po siguro yung talakayan nito sa ating mga consumers. Pero alam ko dito po nagsisimula po kasi pinag-usapan na po natin ang kahalagahan po ng pagbabasa ng label, yung mga laman po nun, no, na nandun na po ang ingredients, ang nutritions, nutrition facts, ang claims, ang mga iba pa pong detalye tulad po ng pag-manufacture para alam po ng taong bayan kung ano po ang laman nito at meron po silang malalapitan kung may mga issue po doon sa pagkain na ibinili po nila. So, napag-usapan din po natin na ang prosesong pagkain po pala ay lahat po ng, no, ng may ginawang kahit na anong pagproseso nito, kahit na paghiwa pa lamang ay nandun nga po. Siguro kailangan lang po talaga nating mas alamin pa po, no, ano pa ba yung mga available po sa atin, ano po yung mas kailangan po natin bilhin, mga preferences po natin. At syempre, siguraduhin pong ligtas yung ating binibili po sa lahat ng ating pamilihan. So ayun po, siguro po marami po pong mga tanong na pwede nyo po pong hanapin ang mga sagot sa inyong panahon po. At alamin lang po, meron pong mga Facebook page, ang FDA, marami po tayong available sources online para po mas maging wise na consumer po tayo. So abangan po natin sunod po mga episodes ng segment na Mga Gabay sa Malusog na Pamumuhay, kung saan atin namang pag-uusapan ang about food and dietary supplements, functional foods, pati ang food safety. So makita-kita po muli tayo. Paalam, malusog at masustansyang araw sa ating lahat. Paalam!